Tinan. Mag-usap sila, o ganito ang mangyayari, ganito ganyan. In other words, mayroon nang ibibigay yung magsasaka doon sa may-ari ng lupa. At unang-una, hindi na pwedeng tanggalin yan si Mr. Masiklat. Doon sa, hindi ko alam kung anong... Ibig sabihin, Kastila yung mga gumagawa ng ganun noon. Hindi. Kaya may-ari ng lupa. Hindi yung... Kasi nung panahon na yon, pag ikaw may-ari ng lupa, nasa ako ang nagsasaka, pag binawi mo yung binhe, sa susunod na sakahan, hindi na ako aasa. Hindi na ako matanggal. Ah, ganun pala yun. Binabala ni Marcos yung agrarian reform, hindi ka na pwedeng matanggal bilang magsasaka ka. Ikaw na nagmamayari niyan. Yan ang utos ng gobyerno eh. hindi ikaw may-ari. Ibig sabihin, hindi ka na matatanggal. Ah, hindi ka na matatanggal. Wala nang karapatan yung may-ari ng lupa, natanggalin ka. Yun ang utos ng Marcos. Yun ang mga maraming nagawa ni Marcos. At saka yung mga magnanakaw. Saan ka punta? Hanap ko lang sa plate. Ah, sige. Yung mga magnanakaw ng kalabot, baka, tumigil. Dahil sa utos ni Marcos. Maganda talaga ang nagawa ni Marcos. Meron! Huwag nalang sabihin ko. Ano sinasabi mo kay Marcos? Sinong kumukontra? Yung mga kalaban niya noon. Oo. Yung mga hukbalha. Marami talagang nagawa si Marcos noon kasi hanggang ngayon napapakinabangan natin yung mga nagawa ni Marcos noon. Alam mo sa totoo lang, noong mga panahon na yun, kung hindi ako nakakamali, 1976, ang bahay namin kasi may silong. Ang silong niyan, may bakod. Talaga, hindi mo makikita yung baka. May pintuan. Ang baka namin, pagdating ng hapon, opo, ipapasok lahat doon. Para hindi manakaw. Para hindi manakaw. May kandado. Ngayon, yung tatay ko, nagtatanong kami ng tabako sa Bayambang. Malasakit to eh. Ay nagbakasyon dito kasi nagrangkaso. Alam mo sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko nalaga yung susi. Alas so na, yung mga baka nasa lupa ng pulungan, yung sa silong namin. Ano po nangyari? Ang nangyari, ang ginawa sa akin ng tatay ko, yung basto niya, pinupukpukot. Kung saan mo nalaga yung susi? Tay, hindi ko alam. Napakahigpit ng mga ninuno natin ngayon noon, ano po? Hindi naman namin, hindi namin papasok yung mga baka na yun kung walang magnanakaw eh. Opo. Diba? Opo. Kaya, sabi ko, hanggang sa ang nangyari, ha? Sinira namin yung pinakadingding. Para makalabas lang? Para makalabas yung mga baka. Kasi nag-aawalan eh. Alas 9 na eh. Kaya, yung sinasabi nila na si Marcos, ungat, kakontra ko nga eh. Alam mo, walang ko ano to. 1982, oh. 1983 o 1984, nagkaroon ng plebisito. Opo. Anong ibig sabihin ng plebisito? Sino nagbaba ng plebisito? Si Marcos. Yes or no? Yun ang unang-una kong buto. Ah, butuhan yes or no lang. Yes or no. Ang ibig sabihin, pag nanalo ang yes, walang eleksyon. Eh nanalo ang no. Ang binuto ko no. Hindi. Sorry po. Senadora. Ay, may Marcos. Pero ito ko, no? Nung panahon na yun, kontra kayo sa Marcos. Pero sa ngayon... Pero ang tatay ko, talagang loyal yan. Loyal sa Marcos talaga. Marcos talaga yan. Hanggang sa nagkaroon ng... Kasi, namatay si Ninoy eh. Nakarating na tayo doon kaya, no? Ngayon, bumuto ako ng... No. Kaya nagkaroon ng eleksyon. Opo. Sino nung laban? Marcos. Opo. Sino ba yung president niya? Piminte, Tolentino. Tolentino. Sinong kamaban niya? Jory Aquino. Sinong vice president niya? Si Laurel. Ngayon, nung time na yon, opo, di nanalo ang Marcos. Opo.
Diba? Wala naman katalo sa kanya eh. Ngayon? Hmm. Di. Nagwagi ang tatay ko. Kasi nga, loyalist eh. Marcos loyalist ang tatay ko eh. Opo. Kasi nga, ang nagawa ni Marcos para sa kanya, maganda. Maganda. Kaya lang ako kumunta sa kanya kasi noong araw ng mga time na yon. Siguro, I'm 19 na. Ano po? Ito po yung asawa nyo? Hindi. Ah, hindi. 19 na ako noon. Hmm. 19. O, mga ganun eh. Mga 19. Tapos, hindi ko alam kung 19 or 18. Tapos, di, yun na, nasa Manila na nga ako. November 26, 1982. Nagkaroon ng People Power. Opo. O. February 1986. Nandun ako sa Krami din. Woo! Ano po ginawa niyo doon? Ay di, nagkaroon din eh. Ibig sabihin kasama ka doon sa mga nag-rally. Wait, oo. Oh. Eh ngayon, nagsisisi na po kayo at nag-rally po kayo doon. Nagsisisi ako. Nakasama kayo sa rally, pinagsisisihan niyo po yun. Kasi ganito yun. Ang hindi ko nagustuhan, kasi nga, di ba? Ang tatay ko, nandyan pa rin yan. Opo. Rulis pa rin ng Marcos, rulis pa rin yan. Opo. Nandyan ako sa Krami. Alam mo, sa totoo lang, noong 22, ng February, may daladala akong malaking bayong eh. Opo. Punta ako ng Pasay. Opo. Sa Malibay. Opo. Magtitinda ako ng Ripas. Ngayon pag-uwi ko, wala na. Puro, sa may cruising, wala na. Hindi na pinapapasok yung mga bus. Papuntang Antipolo. Oo, kasi barado na. Barado na. Pwede ngayon, sumunod ng mga 24 yata, 23. Yun na, nakisali na rin ako sa rally. Buwasan ko lang. Pero sabi nila, marami daw nagsisisi doon sa mga nakasama sa rally ngayon. Yung mga noon. Alam mo kasi sa totoo lang, itong nangyayari ngayon, ulitin ko, may lang kayo mga yan eh. Opo. Kasi pag nandito sa, kung lumakas yan eh, ang kontrabida yan. Yan. Alam mo kasi, kumuntra ako doon sa bagay na yan, kasi nga, ang sumisira kay Marcos, yung mga loyalists niya. Ayun. Oo, mga loyalists niya. So ayan, mga kagulong, nalaman mga na natin. Mga kagulong na, yan, si Beer. Yan. Opo. Diba, nakita rin sa TV na pinalis na rin. Opo. Yan ang number one, ano niya eh, number one right hand yan. Si oo, Prime Minister. Ang tawag dyan ngayon, yung si EFPJ. Armed Forces. Yan ang tawag kasi Prime Minister. Prime Minister pala yan. Ang tawag yan. Opo. Ang Prime Minister. Opo. Kung ano sinabi ni Marcos, kung ano sinabi, parang sinabi na rin ni Marcos noon. Opo. Time na yon. Opo. Ngayon, ang nangyari kasi, tinan mo, ABCBN, lahat ng malaking korporasyon, di ba, parang inagaw daw. Oo. Di ba? Opo. Inagaw daw. Ngayon, kaya nga, hindi naman inagaw yun. Parang, kumbaga, in government. Mm. Kasi mga kontrabida yan eh. Mga kontrabida sa kanya. Diba? Kasi mga kontrabida yan eh. Opo. Kaya lang, hindi nilang makuha ni Marcos dyan. Yan sila araw, hindi ang tao dyan po pala. Yan ang mga, hindi niya mahuli-huli. Kasi mga nasa bundok sila eh. Opo. Yan ang mga tinatawag na, no, kakundra. Opo. Ngayon, ang talagang sumira kay Marcos talaga, yung mga loyalist niya. Kasi talagang halos, kanila ang Pilipinas eh. Paano kakampihan ni Marcos dati? Oo, ganito yan. Alam mo kasi si magpinsan sila. Ni Marcos. Oo. Oh. Baldes yan eh. Alam mo kasi, hindi naman malayo. Malapit-lapit silang magkamag-anak yan. Di ba si ang hipi ng Philippines Constabulary? Opo. Di ba PC? May INP nung araw? Opo. Oo. Oh.